dating pa lang ng customer, ma'am, ay talagang hindi ka pang umingiti, nandiyan pa lang sa bukana, ay ang liwanas na po yung mukha ng iyong customers dahil sa nakita niya ay talagang yung imbes na sasabihin niya ng utang, ay magkakas na lang po siya, ma'am, dahil ang ganda po yung ayos ng tindahan, ay natatalo po yung negative, ma'am, dun sa bagay na yun. Totoo. So, ayun. Hello, hello, hello! Welcome back to Mrs. Momshi. It's Momshi D. Sana'y nasa mabuti kayo. Malusog, masigla, masaya, at syempre mayaman sa P. Today is part 2 of Modern Sari Sari Store with Sir Lionel 97 Vlog. Ituturo niya sa atin today kung paano natin ma-i-apply yung Law of Attraction sa ating Sari Sari Store at kung ano yung connection dun sa pagkakaroon ng magandang display or arrangement sa ating tindahan para naman maiwasan yung utang. O, diba, napaka-smart niya. Kaya, ayun, na-inspire ako na i-apply din yun sa aking sariling tindahan. So, eto, panuuri niyo na. Pero bagong lahat, meron po tayong comment. Special shoutout po kay Team Akad. Sabi niya, replaying sis, nakatutok ako dito sa video mo na to. Wow, ang galing! Pwede ka na maging tita momshi kung may tito boy abunda. Ay, pero nabitin ako. So sabi ni Team Aka, nabitin daw siya. So tara na, welcome to part 2, Modern Sari Sari Store sa Ilocos. So maariba with Sir Lionel 97 Vlog! So kwentuhan mo naman ako tungkol sa paano mo naman na-apply yung Law of Attraction sa iyong negosyo, Sari Sari Store. Para sa akin po, ma'am, ay trinitrain ko yung asawa ko at saka yung pamilya ko, yung anak ko, na iwasan po natin ang magkaroon ng negative sa paligid natin. Dahil kapag puro negative tayo, ay hindi po tayo makaka-attract ng positive. Matatalo yung vibrate ng positive. Oo. Kung puro negative yung pinapakita mo sa tindahan mo, ma'am. So, ayun, pagbukas po lang ang pagbukas namin ng umaga, ay talagang positive na po yung aming dating. Yung pagbukas ng pintuan ng store mo, kailangan maayos na yung mahaliwalas yung store mo. Yes. So, yung dating pa lang ng customer, ma'am, ay talagang hindi ka pang umingiti, nandyan pa lang sa bukana, ay ang liwanas na po yung mukha ng iyong customers dahil sa nakita niya, ay talagang yung imbes na sasabihin niya ng utang, ay magkakas na lang po siya, ma'am, dahil ang ganda po yung ayos ng tindahan, ay natatalo po yung negative, ma'am, dun sa bagay na yun. Totoo. So, ayan po, ma'am. Ayan, utang, bad energy yan. Opo, ma'am, yun. So, kailangan panlaban po natin sa kanila, ma'am, ay gandaan po natin yung positive ang outcome, yung tindahan natin ay mahihiya po sila pagsabi ng utang. So, ayun, dahil nga po doon sa law of attraction na sinasabi yung sa positive na tayo, ay natatalo po talaga yung negative nung sa pangungutang yun. Magandang prinsipyo yan. Imagine, 1 million in yun po, sales? Ma'am, yung So, ayun po sa 1 million sales, ma'am, ay ito po talaga yung sa base po doon sa aking record ay talagang panahon po kasi ng election ay talaga po tiba-tiba po yung ating tindahan. Tapos yung na-witness ko yung activities dito sa ating barangay hall dito sa school ay sunod-sunod po yung ating malalaking benta. So, ayun po yung kinaganda dito sa pwesto ko, ma'am, dahil dito po sa tamang location. So, kwentuhan niyo kami, okay, sir, ano yung background po ninyo bago kayo naging isang sari-sari store? Kasi alam ko, OFW kayo. So, saang bansa kayo nag-work before? So, actually, ma'am, before ako mag-ibang bansa, nag-work muna ako sa Laguna ng 10 years. Tapos, pinadala po ako ng company doon sa Japan. Bali, 3 years po ako sa Japan. Tapos, ayun, nag-level up po tayo ulit ng ating skills sa ating pagtatrabaho. Nagpunta ulit ako sa South Korea, ma'am. Bali, 10 years po ako sa South Korea. So, doon po umikot ang buhay ko. Doon ko po talagang natutunan yung paghawak ng pera, yung sa tungkol sa
financial, ma'am. At saka doon, habang nagbabasa po ako ng mga libro, ay malaki po yung natutunan ko doon sa pag-iibang bansa ko. So, dahil mahirap nga po talaga ang buhay ng isang OFW, kahit ganong klaseng pagtitipid ay ginagawa talaga yon, ma'am, bago ka umuwi sa Pilipinas. So ayun, dahil daladala ko yung pangarap kong magtayo ng sari-sari store noon pa, bata pa ako na gustong-gusto ko na talaga magtinda ng mga ganito, mga sari-sari store. Kaya pag-uwi ko ng Pilipinas, saktong-sakto po yun, ma'am, yung pandemic. Kaya ayun po, ma'am, talagang pinot out ko talaga itong sari-sari store. Nagsimula po ako sa ihaw-ihaw at saka mga lud-lud lang. Pero yung tungkol sa South Korea, 10 years kayo doon, di ba? Opo. Wow. Kasi alam mo, yung South Korea, isa yan sa mga dream places ko talaga. Palagi akong nanonood ng K-drama. So, napakaganda ng culture nila. Totoo ba talaga yun dun sa actual? Napaka-respectful nila. Nakikita natin sa drama ay talagang po yun po ang nangyayari nung kapanahunan po talaga doon sa pinapakitang drama na yun. Yung traditional talaga nila yun. Ay totoo po yun, ma'am. Pero eto ngayon na nagbabago ng generation, nakakaano na sila ng mga foreigner na galing sa ibang bansa na rin, ay nakaka-adapt na rin po sila ng mga ibang kultura, ma'am. So parang nagiging parehas na rin. Malaki po yung pagbabago yung kanilang kultura ngayon dahil pumapasok na po yung mga Amerikano doon sa kanila. Mayroon na rin silang Christmas, mayroon na rin silang celebrate na rin po sila ng... I see. Okay, so imagine, no, nung nag-work ka pa doon sa South Korea, talagang nasa isip at puso mo na yung pagsasari-sari store. So sa lahat ng negosyo, bakit naman talagang itong sari-sari store yung naisipan mong pasukin? Ito po kasi, ma'am, talagang nabuhay po yata kami sa sari-sari store na utang noon, sa haba ng utang namin nung panahon na yon, ma'am, kasi alam mo naman nung mga panahon na yon ay mahirap talaga ang buhay noon, kaya bata pala ako noon, ako po yung laging inuutosan na utang doon sa tindahan ng aming kapitbahay. So, nakita ko po, ma'am, yung kung paano nila minamanage yung kanilang sari-sari store. Kaya, yung aming listahan sa utang ay doon po nabubuo yung aking paglaki ko ganito pag magpupunta ako ng ganitong tindahan para ako naman makabawi doon sa mga taong tumutulong sa amin. Kasi, nabuhay po kami, ma'am, sa awa. Kumbaga, sa mga isang kahit isang tuka, ganun po, ma'am, nung una. Okay. Talaga pong nagsumikap lang po, ma'am, kaya ganun. Ko ipinupos yung magtayo ng sari-sari store dahil talaga ito po ay pangarap na pangarap po pa talaga. Sa wakas na nakamit mo na talaga, no? Aside from the arrangement, yung beautiful arrangement ng iyong tindahan, ano naman yung pinagkaiba ng sari-sari store mo ngayon sa iba pang mga tindahan dyan? Meron ka ba mga kakompetensya dyan? So, doon po sa ating kakompetensya, ma'am, doon sa ibang sari-sari store, mayroon po tayong kanya-kanyang technique, kanya-kanyang strategy. So, malaki po yung pagkakaiba yung ating sari-sari store. Tulad nga po yung ating positive vibes na tinatawag, yung ating pang-welcome na pang-buka na napang magandang ayos pagdating doon sa ibang sari-sari store ay wala po sa kanila yung ganun, ma'am, yung sa customer service ay kailangan maganda po yung ating pakikitungo sa kanila. Kailangan yung ating tindahan ay number one po yan, mayroon tao talaga nagbabantay. Kasi napaka-importante po yung tao na mayroon po dyan, ayaw na ayaw po yung customer na magtatawag ng matagal dahil yan po talaga yung iniiwasan namin dito sa amin sa restaurant, ma'am. Kaya napapansin ko na medyo mas lamang po tayo, kompletuhin po natin yung ating paninda para mas ano po tayo sa ibang sa restaurant. Oo. Talagang ano, first priority talaga kayo ng customer, hindi yung second option, third option lang. Kayo talaga yung unang-unang pinupuntahan. Yes po, ayun po yung ating main goal ngayon, ma'am. Yung siyempre, business po ito ay hindi po tayo yung magpapatalo kasi ayun po nga talaga yung ating main up priority dito, yung mag-serve tayo ng maayos po sa customer para
sila ay pabalik-balik dito sa ating Oo. bansa. Alam ko, parati kayong dinadagsa dyan ng mga tao, mga customers. Nakikita ko yan sa mga vlogs mo. Kahit bata, matanda, pumupunta talaga dyan. Imagine, meron kang isang vlog no, na i-mention mo, 200 customers, nagsisiksikan dyan. Ayun, natuwa ako doon. So, paano naman yung safety ng iyong store? So, yung pumam yung mga ganun customer na napakadami, yung paano natin i-apply yung sa management ng maraming tao, so, paano natin yung ganung kalaking volume ng tao, kaya ganito yung discount, yung design ng aking sari-sari store, ma'am, kasi pwede maging tatlo, maging dalawa yung nandito sa harap. Tapos hindi siya katulad ng isang butas lang na maliit na ganito, yes, ma'am. Yes. Isa lang yung pila. Dito pwede silang pumila ng apat, tatlo, ganun. Ang diskarte namin dito, ma'am, ay talagang yung display namin dito sa harap, babawasan namin para makita nila dito sa loob. Doon sa safety naman, ma'am, kasi malakas po yung aking loob dahil kaharap ko po yung ating barangay hall. May nagjo-duty po tayong barangay tanod dito hanggang ngayon ganitong oras hanggang gabi. So, tambayan po nila dito sa ating sari-sari store, ma'am, dito sa harap yung mga barangay tanod natin. Ang galing. How about yung price war? Nakikipagyera ka ba sa ibang mga tindahan dyan?